Mabayan ito na, nakakatanggap kasi ako ng flyers ni Lenny Robredo, dalawa. Isa Ilocano, hindi ko lang kasi ito ma-gets intindihan masyado kasi Ilocano nga. Binigay ito kanina nung pumunta dito. Pamagat nito ay sabi, sinong iboboto mo? Ang isa naman, ang kwento ng pagtulong ni Lenny Robredo. Malayo ang mararating sa bubapangal. Pero pag binasa mo kasi itong comics, alam mo yun, hindi ko naman sana tatanggapin ito. Kaso lang, ang problema kasi, medyo na ako doon sa mga kumakalat ng balita sa social media na may paninira daw sa loob. Pero Bernice, wala ako nakikita ngayon. Siguro, binago nila. Kasi yung kaibigan ko naman, nagsabi na sinunog niya itong ganitong ore, pero ibang klase siguro. Kasi sabi niya sa akin na isinunog niya dahil nga may mga paninira daw. May panay naman daw paninira, yun sabi niya. So ito, wala akong nakikita na paninira dito. Kundi yung mga ano lang daw ni Lenny Robredo. Kapag binasa mo kasi sa likod, nakalagay, bakit si Lenny daw, pinakamaraming daw nagawa habang pandemya, yun ang nakalagay doon. Tapos itong comics, hindi ko na rin yung babasahin siguro. Sinabi ko kanina, babasahin ko. Pero hindi ko naman maano kung ano bang ibig sabihin ni pahwating ito. Parang isang mag-aaral lang na nagkakwentuhan. Tapos biglang sa huli ay dumating si Lenny. Si Lenny na tinulungan sila. Yun lang naman yung ano doon. No? Ayan. Dumating si Lenny at tinulungan doon. Siguro binago nila yung comics, mga kababayan, ha. Kasi nakikita ko sa social media, itong pinalaman dito ay puro si President Duterte, si Bongbong Marcos, tila nakita ko pa may mga sungay at may mga word pa nga doon na magnanakaw. Pero dito wala na, malinis. Siguro binago nilang style ng campaign nila kasi nga doon sa ginawa nila ay lalo silang bawagsak, lalo silang kakainitan ng tao, lalo na mabigyan mo ganun pag nabasa. Baka masampal ka pa sa mukha pag yung nabigyan mo ay bagong gising, baka masampal pa sa mukha mo kapag nababasa ka agad nila na puro paninira yung ginagawa mo. Pero siguro maganda din naman yung strategy nila, binago nilang laman ng ano. Nga lang medyo ito, babasahin ko lang. Si Lenny Robredo daw maraming nagawa, pero kayo, sa inyo ko ito itatanong, ha, lalo sa nakakilala mismo kay Lenny Robredo. Sabi niya dito, kahit daw madaling araw siya ay tumutulong, siya mismo ang tumutulong sa nanghihingi ng tulong. Kayong sumagot diyan, ha. Ang dami daw proyekto ni Lenny Robredo. Kayo namang sumagot diyan. Libreng sakay daw. Mga bakuna, may mga internet at mga doktor, tutor para sa estudyante, ayuda, PPE set at mga doctors, nurse, kabuhayan, tindera sa palengke, website, e-match para naghahanap ng trabaho, etc. So, dalawang punto yung papano ko sa inyo. Yung sinasabi dito na marami daw nagawang proyekto si Lenny Robredo. So, kayong taga-Naga dyan at taga-taga lugar ni Lenny Robredo, kayong makapagsagot nito kung gaano katotoo itong binabanggit dito sa comics na ito. Nada marami daw nagawa si Lenny Robredo. Part 2 tayo para madali tayong matapos. Sa Baguio daw, ito, sa Baguio daw, itong binabanggit dito sa bakit daw si Lenny, sabi niya, itong question kasi, bakit daw si Lenny? Ito daw nagawa niya, ito. Sa Baguio daw at sa Kuna, mabilis pa daw sa alas 4, itong si Lenny Robredo, pagtumulong. Mabilis daw si Lenny Robredo pumunta sa nasalanta ng para tumulong. Yan, kayo ang humusga dyan kung gaano kabilis niya. Tapos ang itong binabanggit niya ng mga tinutulungan niya, ito, Taal, kayo ang humusga, Rolly, Ulysses, Maring, andun siya palagi daw, yun ang banggit dito. So kayo ang makapag-usga dyan, mga kabahin, kasi kayo naman talaga nakano kung saan lugar niyan, kayo na kayo. Kasi ako, bila ako, bumabase lang ako sa social media, nakikita ko. Kasi pag ako, nakikita ko si Lenny Robredo, andun siya, kinukovered kasi lagi ng media yan. At nakikita ko naman na pinupost palagi ng kanyang page. At nga lang, nakikita ko doon lagi mga kamera. Oo, nakikita ko, tumutulong siya. May mga dala nga daw siyang pawid. Mga kukulamber. Nakikita natin ilang kukulamber at ilang pirasong yero na naka-picture-picture. At mga yakap-yakap sa mga residente sa pagkuha ng picture. Yun ang nakikita natin sa social media. Tapos, pang tatlo, bago daw maging politiko, tumutulong na daw ito sa mga mahihirap. So, kayo nang humusga dyan. Bago daw siya naging politiko, itong si Lenny Robredo ay tumutulong na sa mahihirap. Sabi, kasama daw ng mga sumilaw, farmers,
lawyer ng lawyer na tumutulong at di nagpapabaya daw para sa mga babaeng inabuso at katutubo mga magsasaka daw at nangingisda sa liblib na lugar. Uy, ano magsasaka sa liblib na lugar? Mayroong mga ganun? Ay hindi, yung mangingisda sa liblib na lugar. Baka mata ko doon sa mangingisda na sa liblib na lugar. Baka baka magsasaka na sa liblib na lugar yun sana. Ito lang siguro ang ibig sabihin dito. Kasi pag mangingisda ka na sa liblib ka na lugar. Paano i-explain yan? Tapos na dito, pang-apat, bumalag siya sa mga pinapatay ng mga inosente. Hindi daw napapatinag kahit daw ginigipit at minabastos dahil dito. Yun ang mga reason dito. Pang-anim, marangal daw si Lenny Robredo at hindi bastos. Yun ang sinasabi. Kayo din na makapag-usga dyan. Maaliwalas daw ang dating. Pagiging proud akong itabi ang leader na sa ibang bansa. Yun ang kanagi. Ay, hindi. Oo, yun ang ito pala, number 5 muna tayo. Hindi daw magnanakaw si Lenny Robredo. Ito yung dahilan nila. Sa audit daw ng COA, highest rating itong si Lenny Robredo. Sunod-sunod na taon na piro, nakatira naman daw ito sa maliit na kondo. Pinalaki lang daw ng tama ang hindi marangya ang mga anak. Yun ang binabanggit dito sa comics na ito. Number 6, marangal daw at hindi bastos. Maaliwalas ang dating, pagiging proud akong itabi sa mga leader ng ibang bansa. Wow! Maaliwalas daw si Lenny Robredo at saka proud daw sila. Iwan ko, sino, ako man itong bangin, proud akong itabi sa leader na. Kung ibig sabihin, itong si Lenny Robredo, pag itabi mo sa mga leader sa ibang bansa, proud daw siya dahil maaliwalas siya tingnan. Yun ang umos ka dyan. Itong panglas, ay hindi tayo binibinta sa China. Ito yung panglas. So dito iwan ko, sabi niya habang yung mga ito, bakit daw hindi tayo binibinta sa China? So mayroong kasing context, mayroong kasing mga din sa baba konting paliwanag. So daba itong nakalagay, habang yung iba nagpapatumpik-tumpik sa pagkamkam sa ng West Philippine Sea. Siya ang pinakamalinaw ang paninindigan ang ating ay atin. Wow, galing naman ni Lenny Robredo kung ganun. Kasi mo mga babayan, itong sinasabi niya na hindi tayo bininta sa China. Dapat magising dito yung mga ano eh. Baka ang pinapatamaan niya dito si President Duterte. Alam niyo bakit dapat ang tanungin ni Lenny Robredo dito? Walang iba si Pinoy at saka si Trillanes. Yun dapat ang tanongin niya eh. Siguro si Pinoy, try niyang kausapin kung kaya niyang kausapin na. At saka si, dyan, pa si Trillanes, di ba? Kasi tanongin niyo ha, nung umupo kasi si President Duterte, yung West Philippine Sea, nang tinatawag nila West Philippine Sea, sa totoo, wala namang pangalan ata sa West Philippine, ano eh, hindi, South China Sea, yung part na yan, yung pangalan. Sige, sabihin natin, West Philippine Sea kasing banggit nito. Yung tinatawag na West Philippine Sea, lalo na sa inaagawan ngayon doon na mayroong artificial island ng China na itayo, na nakapagtayo na nga ng matitinding building. Yan naman ay nagawa sa panahon ni Pinoy eh. Diba? Naitayo yan, nahuka yan, at na bago mo po si President Duterte, buo na yung artificial island na yan. Nakapagtayo na nga sila ng building dyan eh. So dapat ang tinira ni Lenny Robredo, hindi itong current administration. Kasi naitayo na eh. Naitayo na yan eh. Dapat tinanong niya, ano ba ang ginawa niyo dun sa panahon? Bakit nahinayaan niyo? Bakit nung naghukay pa lang ang China, hindi niyo binumba? Bakit nung naghukay pa lang ang China niyan, hindi kayo nagkaroon ng pag-uusap? Sana, nagawa niyo ng paraan dahil ang gasto ng China ay maliit pa. Ngayon oh, tingnan mo. Bilyon ang gastos dyan. Bilyon US dollar. Try mo palisin yung China kung hindi kayo mga mote. Hindi abutin yung nuclear. Ang abutin natin dyan. Pag ganun. Diba? Kahit anong gagawin nyo mga kabay, hindi na natin mababawi yung sinasabi nila agawan sa West Philippine Sea, lalo ng South China Sea na mayroong artificial island na ngayon. Maniwala ka kahit anong gawing tuwad ni Lenny Robredo dun sa China, hindi na yan mababawi. Kahit ibalandra nyo pa yung lahat ng ano nila dun, sama-sama pa sila ni Dilema dun na ibalandra sa harap ni Xi Jinping, hindi sila papatulan nun at sabihin na ibalik mo sa amin yung West Philippine Sea na kinumpa. Dahil gumastos na malaki yung China mga kababayan.
So ilan muna mga kabayan ang nilalaman ng comics na ito na natanggap natin na binigay na may dumaan sa bahay. So dahil interesado ako sa nilalaman, ito. Tiningnan ko, nga lang, wala. Wala naman siyang ano. Tapos mayroong dalawa siya, kaso lang isang-isa kasi Ilocano. Wala namang paninira din. Although medyo may konti kasi dito mayroong konting bot buying. Nga lang, Ilocano masyado, hindi ko maintindihan mga kababayan. So yan, no? So yan, medyo wala naman masyadong negative. Unlike doon sa nakikita natin sa social media na mga posts, nakikita natin na may mga negative campaign talaga laban kay Bongbong Marcos. Indirect na minsan binabanggit noon, magnanakaw, 203 billion pesos bayaran na. Pero dito sa last comics nila, siguro binago nilang laman. For sure binago sa akin pag alam binago nila talay dahil negative campaign sa kanila naman talaga babagsak. Hindi nila napapaangat si Lenny Robredo doon. Kundi lalong pinabagsak nila sa pamamagitan ng negative campaign nila sa comics. Siguro natauhan. Diba? Natauhan sila. Ginawa nila dahil binago nilang konteksto ng kanilang comics sa loob. So yun lang muna mga kabayan at maraming salamat.